So mga mamis, narito naman po tayo upang i-share na naman ang pinakamabilis na bagay na pwede ninyong gawin sa loob ng inyong tahanan. Kung kayo po dyan ay mayroong mga altar, mga mamis, gawin niyo po ito ng walang pag-alinlangan. Ito po ay pinapaniwalaan na magbibigay ng swerte sa atin sa loob ng ating tahanan, o depende po sa inyo kung ano po ang inyong mga kahilingan. So, gawin po natin ito sa ating baso, mga mamis. Kumuha po kayo ng baso na kung lagyan niyo po ito ng tubig ang ating baso, yung normal na size ng ating baso, pwede po kayong gumamit niyan nang hanggang dito ang tubig, mga mamis. So, pagkatapos niyan ay lagyan po natin ito ng ating mga coin. Sinasabi nila na ito po ay isa rin po itong mga bagay na nag-i-invite ng swerte sa ating buhay o nagpapagaan ng mga kabigatan sa ating buhay at nagpapaalis ng mga kamalasan na nandyan sa loob ng ating tahanan. So, ang mga bagay na ito, mga mamis, ito po ay mabilis lamang po natin gawin dahil kailangan lang po natin ito, ang ating glass na malinis, ang ating glass na babasagin, at ganun din po ang ating mga coins. So dito, mga mamis, ang ginagamit ko ay ang ating coins na Chinese coins. So kayo, kung kayo dyan, mga mamis, ay mayroong Chinese coins, pwede po kayong gumamit nito. Pero kung wala naman, mga mamis, ay pwede po nating gamitin dito ang ating mga sariling mga coins. So, ang ating coins, bago natin siya gamitin sa mga bagay na ito, ay linisin po natin siya ng maayos. Linisin natin siya ng tubig at pagkatapos, ang kanyang pangbanlaw ay ang tubig na may kunting asin. Pagkatapos niyan ay atin po iyang patuyuin sa liwanag ng araw, pero huwag po nating punasan yan. Hayaan po natin siya na matuyo sa sariling hangin at sa araw, mga mamis. At pagkatapos niyan ay ready na po ang ating mga coins, ready na po dito sa ating mga gagawin ito. Para marami pa po kayong mga coins na magagamit ay maglinis na po kayo ng mga coins na depende po sa inyo kung gaano karaming mga coins. Linisin nyo na rin po yan. At pagkatapos ay para mayroon tayong kailangang paggagamitan ay ready na po. So ito pong coins na ito, mga mamis, na ating ginagamit, katulad ng sinasabi ko, ito po ay ang ating Chinese coins dahil pinapaniwalaan sa pungsoy na ito pong mga Chinese coins na ito, mga mamis, ay maswerte din po ito sa atin. Pwede po tayong maglagay nito sa ating mga wallet at ito na po ang magiging lucky charm natin. Kung meron kayong tatlong coins dyan, pwede nyo po itong taliin ng tila na kulay pula o ribbon na kulay pula o kaya naman ay ang green. So, pwede natin kaagad ilagay sa ating wallet. Pero bago natin po ito ilagay sa ating wallet, ay i-wish natin na hindi na tayo mauubusan ng pera at maraming swerte pa ang darating sa atin. Positibo lamang po tayo sa lahat ng ating mga kahilingan at sa ating buhay, mga mamis, para tayo po ay totoong magiging maraming blessings ang darating sa atin. Dahil kapag tayo po ay gagawa ng mga bagay na ito, pero tayo sa ating puso ay nagdadalawang isip, yan po ay wala rin pong mangyayari. Kaya palagi pong sinasabi, mga mamis, na oras na gagawa tayo ng mga pangpaswerte ng mga ganitong bagay, yan po ay ang ating ang ating malakas na paniniwala at ang ating mga pagsisikap, yan po ang ating pagsamahin at ang unang-una, ang ating panalangin sa ating Panginoon. At ang pangalawa, sipag at tiyaga. Pangatlo, ang paggawa natin ng ating mga pangpaswerte, mga mamis. At ganun, mga mamis, ngayon ay gusto kong ipakita sa inyo ang ating tubig na ginagamit. So, kung kayo dyan ay gumamit kayo ng baso na normal ang size, dahil ito pong pinapakita ko sa inyo ay example ko lamang po sa inyo. At pagkatapos nito, mga mamis, ay ilagay po natin ito sa ating tubig. So, ang iharap natin, mga mamis, ay yung kanyang may 4 na liter dyan, mga mamis. So, kung sa atin ay ang iharap natin ay ang tao, mga mamis, kailangang nakaharap yan sa labas ang tao. So, pagkatapos nito ay ihulog natin ito, mga mamis, doon sa ating tubig. At pagkatapos, pumunta tayo sa lugar ng yung tayo lamang, mga mamsi, at humarap po tayo sa silangan. Kung sa araw ng Martes at Biyernes, sa umaga yan po natin gagawin, mga mamis. Humarap tayo doon at ipanalangin ang lahat ng mga kagaanan na darating sa ating buhay. Kagaanan ng buhay,
kasaganaan at mga swerte sa pera, mga mamis. Magiging specific tayo sa ating mga kahilingan na tayo po ay swertihin sa pera. Marami pong mga, marami pa pong mga blessings na darating sa atin sa kapirahan, at magkaroon tayo ng magagandang trabaho at magkaroon tayo ng mga bagay na matagal na nating mga hinahangad, mga mamis. At ganun din po, mga mamis, pagkatapos nito ay iwanan natin muna ito sa dalig sa liwanag ng araw, pasinaga natin mula alas 7 hanggang alas 8. At pagkatapos ay ilagay na natin ito doon sa ating mga altar. Pagkatapos naman, mga mamis, kung sa full moon at new moon, humarap kayo sa moon at hilingin ang lahat ng mga kailangan ninyong hilingin, yung mga magagandang bagay, at kailangan walang sana, mga mamis. Kahit na mag-wish pa po tayo sa liwanag ng araw, kailangan walang sana at walang pag-alinlangan, at ipukos niyo po ang inyong mga kahilingan, ang inyong puso't isip dito, at ilagay natin ang ating mga kahilingan dito, dahil alam ko, mga mamis, na kapag ka tayo po ay nakapokus, yan po ay may mayroong magandang resulta. So sa full moon at new moon, mga mamis, ay tumingala kayo sa moon, at pagkatapos hilingin ang lahat ng inyong mga kailangan at tanggalin ang lahat ng mga kabigatan sa inyong buhay. Mga lahat ng hindi magagandang mga nangyayari sa inyong buhay ay tinutuldukan nyo na sa araw na yan or sa mga oras na ito. Ganun po ang inyong gagawin. Pagkatapos niyan ay iwanan nyo po ito sa liwanag ng araw. Paliwanagan nyo po ito. At para hindi po siya maalikabukan o mapasukan ng mga marurumi, mga mamis, ay takpan nyo po ito ng plastic na transparent para po siya ay maliwanagan pa rin po siya ng araw kahit may takip na po siya. At pagkatapos nito ay ipasok na natin ito sa ating doon ilagay na natin sa ating altar. Kinabukasan sa umaga na po, mga mamis, mga alas 5, kunin nyo na po ito at ilagay sa altar. At bago nyo po ito ilagay sa altar, kayo po ay magpasalamat din muli na lahat ng inyong mga kahilingan ay natupad na. I-visualize nyo na lahat ng inyong mga hinihiling ay nandoon na po kayo sa mga sitwasyong yan. So yan po ang ating paggamit ng ating law of attraction, mga mamis. Kasi pagsamahin po natin ang ating paniniwala at ang ating mga imagination nang walang pag-alinlangan para matupad lahat ng ating mga kahilingan. So mga mamis, kung ito po ay natuyo na, mga mamis, huwag niyo pong hintay na matuyo ang tubig doon sa ating baso. Kailangang permanente siya na may tubig. Kung halimbawa, mga mamis, napansin niyo na kalahati na lang yung tubig, palitan niyo po kaagad at linisin yung ating mga baso, linisin yung ating coins, at pagkatapos gumawa kayong muli. Sa ganong ding araw din po at sa ganon din pong mga oras ng full moon at new moon. So pagkatapos, yun po ang ating pagpalit niyan, mga mamis. At pagkatapos ay i-maintain nyo lamang po ito sa inyong mga altar, mga mamis, at mapapansin nyo ang kagaanan sa inyong buhay at unti-unti nyo pong makakamtan ang inyong mga hinahangad sa buhay. Basta't huwag po nating kalimutan ang ating panalangin, pasasalamat, at ang ating sipag at tiyaga, yan po ang ating pagsamahin. At sana po, mga mamis, ay naintindihan nyo ang ating mga sinasabi ngayon at nagustuhan nyo ang ating mga sinishare. At pagkatapos nyo pong panoorin ang ating video, ay i-likes nyo naman po ang ating video. At pagka hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mga mamsi, ay pindutin nyo lamang po ang red button sa baba ng ating video upang manotpikit kayo sa lahat ng video na ating upload. At maraming salamat sa inyong lahat. God bless po. Thank you for watching, mga mamis. God bless and keep safe.